Hindi. Matinik lang ng pako, anak, sa kasakit yan. Matamaan ka ng bala, Jesus, Mariusep. Hindi tayo naka-experience ng gano'n. Kasi hindi nga ako nakatapos ng ROTC ko. Ayaw ko talaga magbilit. Ayaw ko nga yung sigaw-sigawan ako. Kaya natapos ako ng ROTC ay... So I went to... Ginando, sabi ko, paano ba ito? Mag-graduate na ako. I was graduating sa College of Law. Sabi ng payat doon na assistant registrar, hindi ka makasama kasi wala kang ROTC. So, ang buting gawin ko? Sabi niya, ano bang exception? May TB ka, may sakit ka, or handicap, whatever. So, sabi ko, saan bang maraming TB hon dito? Pumunta ako sa San Lazaro. May isa rin niya, nakalinya yung mga ko. Ang ingay, in unison. Kanya-kanyang spitum dito is the ground, road. Nung isa, kinausap ko sa kulika. Gamitin mo itong pangalan mo. Ha? Rodrigo Duterte. Ilagay man nila yan doon sa X-ray. Makita yan. Bigyan kita 1,000. Eh, matagal naman yun. So, pa-X-ray siya, nilagay niya. Maya-maya, hindi naman nakuha ka agad. Come back. 2 days pa, 3 days. Gobyerno eh. So, ako, I went there twice. I was successful on the third visit. Nandoon siya. Binigyan ko pa ng another tip, 500. Nakuha ko eh, pag anong Rodrigo Duterte. Ah, wala na. Wala ka ng dark, ano. Sabi ko, punta ko doon sa eskwela. Yan. Oh, ano bata, ano man? Sir, ito na sir. Sabi pa ng... Ay, kaya pala payat ka masyado. So, umalis ka, umalis. Umalis ka na. Sige. Kasi, paubaw, naghahanap ako ng prima. That's how I got to complete my law school. Ganun lang man yan. Istorya ka lang ng mingaw dyan. Malungkot na kwento. Basta, siyempre, dalhan mo ng arte. Mapresidente ka kaya kung hindi ka marunong mag-arte? Kung mga Pilipino, 4 million pa ang majority. Pero sinabi ko talaga, no, presidente ako. Ang una ko talaga. Ano man si Cesar Mutano. He was with me sa campaign. First is that I will stop graft and corruption. Sabi ko, hindi ko talaga matanggap yan. I've been mayor for 23 years dito. Then another term for congressman, 3 taon. Then another term, 3 taon, vice mayor, ako ng anak ko, Inday. Yung nanuntok ng sirip, binugbog na yung sirip. So that's how long I've been in politics. Sabi ko, for the time that I'll be president, let's give the Filipino the respite of this thing called graft and corruption. Early on, cabinet member, dyan sa nag-meeting kami. Because I caught him lying. Alam, ganun talaga ang tao. Pag nakahawak na ng power, nag-iiba na. Noong nandito kami, nandito masiguro si Vice President, sinabi ko, huwag kayong gumamit ng number 6. That is the plate number assigned to cabinet member. Wala sa atin kasi nakukurnihan ako niyan. And even when I was a congressman, I never used the 8. Ayaw ko kasi, ayaw ko anong translation ninyo dyan sa Bisaya. Nakakahilas, nakatindig balahibo. Kasi pagbaba mo, akala mo papopular ka, nakatingin yung mga tao lahat. Akala mo naman kung
talagang mahina nga rin ang bugok. Tingin sila sa akin kasi sikat. And I told them to walang magamit ng sirin at I do not like yung you strut around with many bodyguards. Ito, galing kami dito, pagbaba ko, pag alis yan, nagsirin ang tapos maraming bodyguards. Yan talaga ang sakit ng Pilipino. Aywan kong mabutit na sinta ako. Oy, makinig kayo mga ayan, nandyan yung media. Kayo mga official na ano, ang arte ninyo, wala namang kayong mga klase na ano, nakakawawa kayo patayin. Pero kung buhay kayo, nakakainis naman kayo. Yung mga style na police na, sino bang papatay sa iyo? Papatay nyo sa iyo, yung asawa mo siguro kasi binigay mo lahat sa kabit yung alahas niya. Kukurunan ako, tabi ko nandito yung lahat network. Kaya yung mga public office. Ako dito noon, nagbumotor ako mag-isa. Hindi ako nagyayabang. I'm just saying that I'm comparing myself with you guys because usually, burot ang ulo ninyo. Pag ganun, may mga bodyguard na, mga police. Kaya I'm going to limit dalawa, isa. Huwag kayo magdala-dala ng police kasi mas mabuti. They're better off managing the traffic problem of our country. Yan ang ayaw ko sa ano. Pagka nakaroon ng pwesto, pinabukasan, hambugiro na. Kung maglakad, yan ang ayaw ko eh. Ayaw ko huwag kayong magsirin. We are not a special breed. We are just workers of government. We are paid to work. We are not paid to strut around as if you are a... Kung nakinig kayo ngayon mga... This is nationwide television. Ako, ayaw ko. Ito silang security ko. Nagkakaasarang kami niya. But, you know, lalo na mga anak ko. Lalo na Inday. Ayaw ng... Kasi hilas nga. Ano bang tawag sa Tagalog? Kasi translation of... Korne, kung sa... Anak mo na kung tatay ko, governor for 10 years dito, and this is only one Davao. We were not even allowed to ride on his car baski naka-parking. Anak na. Mayroon may sa ano, governor. Pero we were not... I do not remember except once na papuntang ospital. May kinarga ko ba? At hindi pa kami, yung helper namin sa bahay. May diabetes pala, dinatake ng low sugar. It was the only time that I was allowed to ride yung Chevrolet ng gobyerno. Kaya napasa sa akin yung gano'n eh. My father did not enjoy the trappings of power. Ako, ganun rin. Pero ang problema, when you are president, hindi naman maniniwala. Alam mo kasi unang, when you are proclaimed president, hindi na yun nag-oath. Proclamation po lang sa ballot count sa Congress. So you are declared president. The following day, dumating na ito sila, Presidential Security Group, puro mga military, police, halo-halo, at pinapaalis na yung mga police na mayor. So they'll take over. So wala kami masabi kasi sabi na our mandate comes from the law. It does not come from you. So we're here really to just implement what is. Hindi, wala akong magawa. Sakay ako, pero nung kalahating kilometro ng ang entourage,
May nakita ako doon sa likod na white flashing, blue, green. Sige ako tingin dito sa rear view. Sabi ko, ano yun? Bakit mahaba tayo dito? Ano yung puti? Sabi ko, sir, ambulansya yan. Bakit ambusin na ba talaga tayo nito? Kung dagdagan mo na lang ng punerarya. Kasi galing ka sa ambulansya, di mo dali, diretso ka na doon sa... Kaya ako, maglakad ako dito, 3. Maglakad ako dito, 3. Ako yung sa gitna, yung pick-up, kasi I've been used to pick-up. Day 188, I was using a pick-up. Until now, hindi ako na... this is not a pretended humility. Hindi na talaga ako nasanay. Hanggang yung pick-up ako. Tignan mo ang sakyan ko dyan, paglaba, pick up yan. But kung maipit ako sa panahon, Do you know why? Do you know why ayaw ko magpasyal? Even in Manila. Because when you go out from whatever function doon, pag serbato ng, I don't know, ang tawag nila sa akin, si Juan de la Cruz, Juan Tamad, alis na. Lahat ng kanto yan na madaanan ko, parkingan niya ng police na tawag na haggard, so kanto. So paglabas mo, marami pang mga bisita mo. Oh, sige, bye-bye. Girly, ano ka ba niya? Oh, sige, pag-usapan natin. So delay na yan. So ang every kanto, hindi mo alam, exponential ang... Hindi mo talaga malang how many cars will be delayed or be lining up in that particular street na nasiran. Dito sa kabila, ganun rin. All the way. Kaya pagdaan mo, akala mo smooth ang daan kasi tabi lahat. Yun ang ayaw ko. Yung sabi ko, I do not accept invitation, lalo na ganito, so, speech. Ayaw ko kasi makamulistya ako ng Pilipino. Ang hindi kasi nakuha ng iba ganito. And I hope you guys are listening. Hoy mga trabahante lang tayo ng gobyerno. Never, there was never a time when may nagsabi ako public official. I will just say, workers of government kami. And you never heard me talk about Malacañan Palace. Sinasabi ko lang, my office. You just go to my office and I will talk to you. I'm not used to punta ka sa Malacañan Palace. Una-una, hindi naman palasyo. Wala namang espada doon, pati bangkaw nakatindig. Maraming lamok. Tsaka yung bangaw. Alam mo yung bangaw? Langaw na malaki. Kasing laki ng pirok-pirok galing sa Pasig. Kasi minsan may magdaan dyan na patay. Kung hindi mo malaman, makasimhot itong langaw na mas masarap na ulam sa malaki yan, doon magpunta. Hindi man screen dyan. Ang malaki hindi screen. So, kaya lahat namatay dyan, cancer. Kasi sige ka spray bago matulog. Ako doon ako sa kabila. Ang kwarto ko ito hanggang kay senator, kay secretary Alan. So niyo pumunta, punta kayo lang sa venue pasok. Doon ako sa across the river. Sakay ako ng lansa niyan. Yung lansa niyan yung purot-purot pag yun. Hindi yung brand yun, ha. Insan mag-start dito na talaga tayo, ma. Pero yan dapat. Ngayon kung mauna ang tao. So, wala akong binayo. At saka sa totoo lang, iposta ko yung pagkatao ko. I have never signed anything there about money. I have never signed a voucher about allowances and everything. Hanggang swildo lang ako. Kaya ngayon, dalawa ang asawa ko, kaya
Medyo simple rifle sila. Paghatiin yung... Kasi, alam mo na. Bak, kayo tag-isa lang asawa ninyo. Mahirap yan. Diyan tayo hindi makaintindihan. If there is some frailty in my character, baka yan. Okay. So, may isa pa akong girlfriend na bata. Medyo matanda na itong dalawa eh. Totoo yan. Eh, bakit ko taguin? Itong Amerika started with itong mga Human Rights Commission. They were talking before the public through media. Tapos with the admonition and criticizing me. So pinabayaan ko lang eh. Mga media yan. Matu pumasok na yung Amerikano, the State Department, pati yung spokesman ng presidential office sa Oval nila, and criticized me, and castigated me. Pumalag ako. At sumali si Obama, and he talked publicly about me and how I run this country. Sabi ko sa kanya, this is my exact words, para wala kayong... Sabi ko, you can go to hell, Mr. Obama. Ganun sinabi ko. Tapos upunta ako sa China. Pagkatapos last year, man of the year ako. Simple. If I have committed a wrong before your eyes, your estimation, that's your problem. You want killings in this country stop tomorrow? Symbol. Drop the shabu and drop the guns. And we will be heaven tomorrow. Para pagbalik nila dito, there will be so many angels flying. Hindi mo naman mahawakan kasi nakatingin yung Ginoo. That's the problem of going to heaven. So many beautiful angels. Once you begin to, you know, they will fly away. And there is always yung, maniwala kayo yan. There is si San Pedro nandoon sa langit. May manok sa tabi niya. Kayong medyo na alangan, kayo mag, sipain ko po yung San Pedro na yan. Sino? Manok lang, karga-karga mo dyan. Kapag sino ka? Tsaka naman tayo, magkita-kita tayo sa impyerno. Cesar, Montano. Mukhang kandidato ka rin doon eh. Ako ang bahala sa grupo natin. Pagdating doon, style natin eh, saan yung p***in ng Satanas na yan? Nandoon sa trono niya. Sa likod mo ako, back up ka lang. Sampalin ko yung tanas ka. Tsaka magdala ka ng siso. Putulin natin yung ikog niya para gawin balbakuwa. Ang ikog yung buntot. Eh, matapang man lang yan kasi wala man nag... Kung puntahan mo yan doon sa impyerno, sampalin mo yung... Tuliin kita ngayon dito. Wala akong sabi, ah, road, riglo na lang tayo. Okay, matakot niyang hell. Hell is here. It really what makes your produkto mo sa buhay na ito. But we will always strive for the goodness of man. And I tell you, I'd be frank and truthful. Hindi ako yung pabula-bula na, oh, hindi ako yan. Oh, ako. Sige. Ay, sinabi ko na sa iyo, huwag kayo. Bakit mo pa tanugdugin mo, 1 year old? Huwag mo gawain dito yan. Sa totoo lang, lahat na grave ng bata dito, nandoon na sa, nauna na sila. Doon.
Yung mga bata, uso yan noon eh. Alam mo, pobre ang Pilipinas. Kakalat lang dyan mga... Kaya yung isang, ano ha, huwag kayong do not be so extra sensitive. At least in listening to me. Kaya pagdating ng nagsalubong kami, pati obispo yung CBCP. Mga obispo kayo mga... Kaya alam mo sino kayo, pareho lang trabaho natin. Karami ninyong babae. Ay, sa Luneta sabi ko, sige, lahat ng naniwala sa pare, pati sa obispo, doon kayo, kay Ruhas, pati kay sino. Yung naniwala sa akin, na gustong pumunta ng impyerno, dito kayo sa akin. 4 million. Gusto doon sa impyerno. Ganun, talagang hinamon ko ng ganun. Sige. Ngayon maniwala niya sa pare, niya si... Sige, punta kayo doon. Kayong gustong pumunta ng impyerno. Marami doon. Kala mo lang mainit lang ha, pero nandoon yung lahat ng mga bigao na babae na maganda sa bundong ito. Yung mga pangit na mapunta ng langit. Totoo. So, I took much of your time. At least nakilala ninyo ako. I talagang nilabas ko yung natural ko. Para malaman ninyo. But this I can promise you. Basta ganito lang ako. Medyo bastos, ganun. Sometimes outright vulgarity. Pero basta ganito lang ako. Ang pangako ko talaga sa inyo. There will be no corruption.